nangyari dito sa may southbound? Bakit kaya na-traffic? Ay, northbound pala ito. Northbound mula sa may C5. Sa may Eastwood Tunnel. Papunta dito sa may Iscopa. Iscopa and Macopa. Bound to Ateneo de Manila University. Bakit kaya na-traffic? Imposible naman mag-traffic ito. Never ito na-traffic talaga. Kasi kanina, ang linis-linis doon sa may ang galing ko sa may White Plains, Bonnie Serrano, C5 ay tunnel sa may Libis Tunnel, no? Kaya ano meron? Naipon na naman pala dyan sa may Ateneo de Manila University. Naipon na naman. Dumami. Kaya, nagkabaliktad na naman. Dito na naman yung matraffic. Sa kabila naman yung day. So mga guys, andahan nyo pagka umaga, pagka regular na yung klase. Ang Ateneo de Manila University, dyan, traffic yan. Kasi mga pumapasok ng mga sasakyan. At lumalabas. So, ito ngayon, nagkaroon flyover. Katipunan flyover. Aurora Katipunan flyover. Tawag dito sa may, ano natin. Ito. Sa may flyover na ito. So, supposedly, hindi ito na traffic pag going to northbound. Pag papunta ka ng UP Diliman, UP Town Center, palabas ng Pilcoa Commonwealth, palabas dito sa my old Balara, eh dapat hindi ito natatraffic tuwing umaga. Pero mukhang nagkaiba ang sitwasyon. Tulad ng aking sinasabi, maglaan kayo ng maraming oras dahil hindi walang hindi natin maipredict ang lagay ng traffic. So tulad ngayon, expected ko talaga hindi walang traffic dito sa going to northbound. Blue Skies Residences yung building na yan. Ito, hindi ko alam kung Torre Lorenzo yan. Sa kabila yata yung Torre Lorenzo. So yan. Yung isa na yan, kay Villar yan. Hindi ko alam yung katabi kung kanya din. Kasi tapos na yung isa eh. Anyway, traffic, no, guys. Dahil dito sa may Ateneo de Manila University yan. Lahat ng mga estudyante dyan, may sasakyan. So kung ilan libo ang estudyante ng campus, eh yan, university. Ibig sabihin, merong kinder, prep, ano pa ba, nursery, grade school, elementary, high school, college. Ayan, pagka university kasi kompleto yan, guys. So ngayon, ultimo nursery, prep, kinder, ay merong kotse ang bata, ang estudyante dyan. So how much more yung grade school? How much more ang high school? How much more ang college? Eh mayroon pa yung mga school of government. O yung Ateneo de Manila University. Ang daming mga sasakyan niya pumapasok. So dyan sa may gate 3, pinipigil dyan yung ng mga Metropolitan Manila Development Authority, auxiliary, traffic auxiliary, and traffic constable. Ngayon papasukin ang mga papasok ng campus at Ateneo de Manila University, at the same time yung mga lalabas. So mapipigil ito si syempre ang Katipunan Avenue circumferential road yan eh. So yung mga nanggaling sa Antipolo, yung mga nanggaling sa Masinag bound from Kainta, Taytay, Marikina, dito yan pupunta mga guys, babagsakin dito. At yung mga nagmumula sa may Bagumbayan, Libis, C5, SLEX, Pasig, sa baba, Mandaluyong, Makati, Pateros, o sa amang parte ng southbound dito, babagsak din yan. Yeah, traffic, no?
So mahabang mahaba ng traffic na to, guys. Kapag ilang limang minuto lang yan ang traffic dyan, mga guys, yung nasa likod yan, napakarami na, thousands of cars na yan sa likod kaagad, kasi nga every seconds counts eh, pagdating sa mga sasakyan, ang dami niyan sasakyan, dami, guys. So syempre hindi natin makikita, pero congested din talaga yung sa likod ko. Ayan, hindi ko lang may present sa inyo kasi nga syempre nasa ano tayo eh, front lang yung pinapakita natin sa inyo, no? So yung back view ng mga traffic hindi natin makikita kasi nga nasa onboard din tayo eh, di ba? Onboard din tayo sa ating sasakyan. Yan, kaya ayun. Pero mamaya, mga guys, kapag nakapasok na rin lahat ng mga nasasakyan dyan sa may gate 3 sa Ateneo campus, tuloy-tuloy naman yun, mga guys. Kasi ano yan eh, kumbaga ipa-priority mo na papasukin lahat. Pagkatapos, sunod na naman yan, hali-halili, ibigyan naman priority yung C5. Yan, circumferential road. So ganun, C5 Katipunan. Yan, mga guys. So first time ko lang ito ma-encounter for how many years ako rin to travel. Na siguro tsempo-tsempo lang din, no, mga guys, mga kachala, mga traffic, na nagkataon na ang aking pag lalakbay dito sa may C5 Katipunan bound to Ateneo de Manila University ay nagkaroon ng congestion. Alright, so Blue Residences yan, yung condominium niyan. Siyempre, SMDC, C Marketing Development Corporation pa rin ang mamayari niyan ng The Blue Residences. So ito naman, napakagandang, ano niya, no? Napakagandang, ano nga ba ito? Condominium yan. Hindi ko alam kung Arton yan. Arton, Philinvest. Oh, maganda siya, Philinvest yan. Yung condominium na yan, Xavierville Avenue yan, ah, yung Philinvest building. So yun naman ay Torre Lorenzo. Ayan, yan yung maganda na yan, Torre Lorenzo yan. So bago lang din naman yan, mga guys, bago lang yung mga condominium na yan dito, bago lang yan, kanya-kanya silang tayuan. Sa Katipunan Avenue. So highlands ito dati, kung hindi nyo napapansin, mga guys, highlands itong Katipunan Avenue, no? Mountain, kumbaga. So na-develop na for how many decades, so parang hindi na siya lata, no, guys. Pero kapag ka nandun ka sa Marikina, Marikina City, ito mataas na parte ito, no, itong Katipunan Avenue. So kapag ka nandidevelop talaga ang isang lugar, ay hindi na siya halatang kala mo nasa uphill ka, nasa mountain ka, kasi wala ka namang makita talaga nga, hindi yung mayabong na puno, kundi puro building. So maraming salamat, mga guys, at i-present ko ito naman sa inyo, lagay ng traffic dito sa may Katipunan Avenue northbound. Ito pa rin ay nasasakupan pa rin ito ng circumferential road number 5, no, kasi tuloy-tuloy yan all the way to from S-Lex bound to N-Lex. So tagus-tagus yan, pero ito ay service road, no. So maraming salamat, mga guys, have a good day, mag-ingat tayo sa lagi sa latap ng pagkakataon. Ayan, keep safe always, Sir Kylie Simons from United States of America. Ayan, my friends there, Sir Kylie Simons, Kylie Simons. Happy viewing to you, and thank you for always watching my videos here in the Philippines. And yes, of course, I'm always present in your when you're riding at your boat, at your small ship. Yes, I'm always watching you there. Just keep it up. Shout out pala kay Sir Mel's TV. Sir Kid Tambay na Marino, yan, nasa Australia, Canada. Si Sir Kid Tambay na Marino. Si Mama Inde Ruth Vlog. Si Mama Tata Joanne.
si Sir Marty Channel, si sino pa ba ang aking si Adele's GC Channel. Sino pa ba ang laging nanonood dyan sa aking mga palabas? Well, kung hindi ko kayo nasambit mga guys, shoutout sa inyo at have a good day, mag-ingat tayo sa lahat ng pagkakataon. Ang buhay natin ay ginarantiya lamang, ipinahiram lamang. So, pag-iingatan natin ito dahil ang ating magiging alaala kung tayo man ay babawiin ang ating buhay na ipinag-garantiya ng ating dakilang maylika. Gumawa tayo ng mabuti habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. Sir Kylie Simons, I'm telling that if we're here in the world, we have to do the good things to our fellow people. It's because our life is just a guarantee. So we have to take care of our life and we do good while we are here in this land. Ayan, pinagpapala ang bayan ng Diyos ay ang Panginoon. Ayan, pag gumawa tayo na mabuti sa ating kapwa, ayan, para na rin nating pinagsisilbihan ang ating dakilang malika. Serving people is serving God. Have a good day and thank you. Thank you everyone for watching my videos. Please support Philippine Traffic Channel. Yes, for more traffic situation here in the Philippines.